Hi, good day. It's Megan P. So, this video is all about the frequently asked questions regarding about passport applications. So, ito yung kinuha kong mga questions dun sa recently na post ko regarding about the passport requirements. So, first, is voter's certificate acceptable by DFA as valid ID? Yes, a voter's certificate is acceptable as valid ID by DFA if it is originally came from Intramuros. So, kung kinuha niyo po yung voter certificate niyo from Intramuros. So, hindi lang voter certificate, kailangan meron din po itong supporting documents ng NBI clearance. Okay? So, second question po, is national ID considered as valid ID by DFA? Even it is a printed copy only. So, ang sagot po dito, yes po. So, ang national ID po is acceptable na as valid ID by DFA. Even kahit na yung printed copy lang ito, yung black and white pa, so acceptable na siya as valid ID. So, the third one, is NSO still acceptable by DFA? Yung NSO po ba is tinatanggap pa rin sa DFA? So, ang answer po dito is no. Ang ina-accept na po ng DFA is yung PSA po. PSA Birth Certificate or PSA Marriage Certificate po. So, kailangan po it's originally came by PSA, yung Philippine Statistic Authority. Okay? So, the fourth one, is NBI clearance still need when you're applying for passport? So, kailangan pa ba ng NBI kapag mag-a-apply ka ng passport? So, ang answer po dito, depende, no? It depends. Kung you don't have a valid ID, it can be a supporting documents, yung NBI, no? Hindi siya valid ID. Hindi talaga siya valid ID, no? So, hindi na siya necessarily na kailangan ng NBI kung meron ka ng mga primary IDs. Ang NBI clearance kailangan as supporting documents kung, for example, if late registered ka sa PSA, no, kung hindi bababa ng 10 years yung late registration mo, kailangan mo ng supporting documents ng NBI clearance. Or, yun nga, sabi ko kanina, yung voter certificate, kailangan din ng supporting documents ng NBI clearance. No? So, yun. Yun yung sagot. And, lastly, yung is school ID still acceptable even if you're not minor anymore? Kung yung school ID ba daw is tinatanggap pa rin sa DFA kahit na hindi ka na minor or above 18 ka na. So, yes. Ang sagot po dito, yes. So, acceptable pa rin ang school ID if you are currently studying. No? Kung wari, college ka na, no? So, hindi ka na talaga minor nun kasi nga above 18 ka na, no? Acceptable pa rin. Acceptable pa rin yung school ID. So, kung walang school ID or hindi pa kayo satisfied sa school ID niyo, pwede kayong kumuha ng certificate of enrollment or kung meron kayong enrollment form, yun, pwede rin yun. Pwede rin yung i-present sa DFA, no? Paano kung working student, no? Working student ka, kung meron ka namang mga UMID, ganyan, postal ID, no? Pwede mong dalhin. Pwede mong dalhin yung school ID mo, pwede mong dalhin yung UMID mo, pwede mong i-present yun. Yung mga primary ID mo, tsaka school ID mo, parehas sa DFA, so acceptable. So, yun lang, sana nasagot ko yung mga tanong. So, may mga tanong pa po, just comment down below. So, thank you!